Nitong mga nakaraang gabi ho, nag-rounds ho ako dito sa compound ng simbahan. At madalas ho kapag nag-iikot ho ako, lalo na paggabi, kasama ko yung gwardiya. At minsan ho nag-iikot ako, may kasama kong gwardiya. Nag-uusap-usap din, nagkakwentuhan. At bigla na lang hong tinanong ako ng guard na kasama ko, "Father, mahirap ho ba yung buhay, pare?" Paminsan-minsan ho nakatanggap ho ako o kaming mga pare ho ng ganong tanong, lalong-lalo na sa mga bagong kakilala. No? Madalas ay nagtatanong, "Father, mahirap ho ba yung buhay, pare?" Isang classic na tanong at madalas i-classic din ho yung sagot ko. At yung sagot ko sa tanong, "Di naman mahirap. Sobrang hirap lang. Di naman mahirap. Sobrang hirap lang." Yun po yung sagot ko, sobrang hirap. Kasi ho, napapansin ko na tila mataas ho yung requirements o mataas yung expectations ng mga tao. Lalong-lalo na ho siguro sa mga pare. Ano po yung mga requirements na yon or expectations para sa akin, top 3. Yung unang expectation, mataas na expectation o mataas na requirement, una po, kailangan yung pare guwapo. Kapag guwapo yung pare, marami ho yung magsisimba sa misa niya. At kapag maraming nagsisimba sa misa niya, maraming kolekta si Father at tiyak busog si Father. Kapag hindi ganun kagwapo yung pare, kukonti yung magsisimba at baka gutom yung abuti ni Father. Unang requirement, dapat si Father gwapo. Pangalawa, dapat si Father matalino. Bakit? Ang dami hong tanong yung mga tao. At yung tanong ay anything under the sun, na minsan ay parang napapansin ko nga na parang hindi yata para sa akin yung tanong. Minsan may isang lumapit sa akin at nag-share, parang nagpaka-counseling. Yung tanong niya, "Father, ano po yung gagawin ko? Matagal na ho kaming hindi nagsasama ng asawa ko sa iisang bubong." Hindi ko sinagot yung tanong niya. Mukhang hindi para sa akin yung tanong na yon. Tumahimik na lang ho ako. Wala akong masagot. Pero kung sinagot ko, nasa isip ko, ito yung sagot ko. Balay ko ho ba? Kaya ako nagpare at walang asawa. Pangalawang requirement, kailangan si Father matalino. Kasi ang daming tanong ng mga tao. At yung pangatlong requirement, dapat si Father mabait. Bawal magalit. Bawal magtaray. Sinasabi nga nila, may ilang mga faithful tayo na lumilipat sa ibang reliyon dahil minsan daw ay napagalitan o natarayan ng isang pare. Mataas yung requirements o expectations. At napapansin ko ho na tila nagkukulang din ho naman ako sa requirements o mga expectations na to. Napapansin ko rin sa sarili ko na hindi naman palagi pleasing tayo o ako. Hindi palagi na tama yung decision ko. Di palagi sapat yung effort ko sa mga bagay-bagay. At di ho palaging naiiwasan yung init ng ulo at yung galit. Kulang palagi, papansin ko rin, kulang palagi sa sariling kakayahan. Pero napapansin ko rin ho na sapat palagi ang grasya ng Diyos. In every shortcoming I have, in every mistake I make, in every sin I commit, in every frustration I experience, there is always the grace of God. Kaya masasabi ko, nakaka-survive ako sa calling, no, sa bukasyon na ito, dahil na rin ho, una sa lahat, sa grasya ng Diyos. May binibigay na responsibilidad sa akin, pero sapat ang grasya ng Diyos. Isa ho sa mga unang assignment ko ay maging formator. At wala ho akong ka-background sa formation. Ka-ordain ko lang. At hindi ko ho alam yung gagawin ko. Yung assignment na yon, isang malaking challenge. Siguro isang malaking krus.
Pero nakasurvive din naman ho. At merong grasya. Kasi yung nakasama ko sa community ay mga dating formators din. At andyan sila para umalalay. Andyan sila para gumabay. Grasya ng Diyos. At isa rin sa mga malaki kong naging assignment ay maging superior. Sa isang community nga, ako yung superior, pero ako yung pinakabata. Isang malaking challenge din. Malaking krus. Pero may grasya ang Diyos. Yung kasama ko sa community ay mga dating superiors din. Again, handang umalalay, handang gumabay. Ganoon naman ho talaga yung buhay natin. Andyan ho yung mga challenges. Andyan ho yung mga crosses natin sa buhay. At andyan din ho palagi ang grasya ng Diyos. Kaya magandang itanong ho sa ating sarili, ano ho ba yung mga responsibilidad natin sa buhay? Bilang isang asawa, bilang isang magulang, ano yung mga responsibilidad o challenges ho natin sa ating trabaho? At marahil napapansin din ho natin yung mga matataas na requirements. Di ho ba? Akala nyo sa amin lang yung requirements na yun? No? Sa labas ng kumbento, yun din yun kaya yung requirements. Dapat pleasing din ho tayo. Guwapo o maganda, matalino, mabait. Kung tutuusin, pareho lang din ho tayo sa mga challenges na yan. Pareho lang ho tayo sa mga requirements na yan. Pareho lang ho tayo sa mga expectations na yan. At marahil nakikita din ho natin yung mga challenges na yan, no? Yung mga krus na yan, na sobrang hirap, o mabigat na krus, na marahil hindi ho natin kakayanin sa sariling lakas. Pero sa tuwing nakikita ho natin yung mga requirements na yan, yung mga krus na yan, yung tinatawag tayo sa, ng ating Panginoon na pasanin ang krus na yan, ay sana nakikita din ho natin yung presensya ng Diyos. Nakikita din ho natin, naramdaman din ho natin ang grasya ng Diyos. At nakikita din ho natin na sapat palagi ang grasya ng Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos, ng ating Panginoon, na pasanin yung ating mga krus. Pero sana makita din ho natin yung grasya niya ay palaging suma sa atin.